Hello guys! Hello, hello Aquarius! Welcome dito sa akin channel, Aquarius. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Ito ay bago matapos ang taon ng 2023. Last 2 weeks ito guys, Aquarius. Okay, ang dami niya. Okay, meron, alam mo tong lady na to, lumalabas siya sa lahat, lumabas siya sa lahat. Okay, ang galing. Okay, Aquarius, mag-iingat ka dahil kung makikita mo, pwedeng ikaw ay anak, eto nanay mo, pwedeng lola mo to, tiyahin, or pwedeng in-laws. Mag-iingat ka sa last 2 weeks ng December dahil posibleng may hindi magandang pagkakaunawaan na pwedeng mangyari sa'yo. And with dito. Diba? So, pwedeng isang babae na matured, mas matanda sa'yo. Pwedeng parents mo yan. Babae, lalaki. Wala namang gender yung tarot. In-laws. Kapitbahay. Mag-ingat ka dahil posibleng may pag-aaway na magaganap dito. So, pwede kang masangkot sa away. So, ingat-ingat ka. Sa mag-asawa, pwede din. Pwedeng mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Pwedeng kayo ay mag-away dahil sa siguro ano, sa, yung iba, maraming party na pinupuntahan. Tapos yung asawa, siya yung nag-stay sa bahay. Parang ganun. So, comment down below. Okay. So, ito siyang clouds. Same din dito. So, mag-iingat tayo dahil posibleng maka-experience tayo guys ng mga competition, misunderstanding. Mag-iingat ka sa lasing. Or ikaw mismo mag-iingat ka. Kasi may Mercury retrograde tayo. So, ingat-ingat tayo sa mga salita na lumalabas sa bibig natin. Eto naman, happiness na to. Etong happiness na to is parang may resolution yung iba. Yung iba na hindi pa kasal ng Aquarius, siguro ano, pagpasok ng December 25, 24, 25, 31, 1 January, posibleng yung iba sa inyo dyan, magpipray kayo for ano, wedding, marriage, parang ganun, or baby, stability ng family. So, yun ang nakikita natin. And, may makikita ka na parang isang sign or symbols na magbibigay sa iyo ng encouragement. Siguro yung ano, yung time na pupunta ka sa loob ng simbahan para magsimba, bigla kang magkakaroon ng encouragement sa puso mo na hindi man naging maganda or maayos yung 2023 sa'yo, yung 2024, wala pa naman sigurado. So, hopeful, positive, yun yung mararamdaman mo, posibleng 24 midnight or 31 midnight. Okay? Aquarius. Okay, Chariot. Meron ditong magta-travel. Pwedeng magse-celebrate sila ng kanilang Christmas, New Year's vacation sa probinsya or sa ibang lugar. So, may travel dito. May travel. May family reunion siguro na pupuntahan. Okay, strength. Ooh. So, nakikita natin dito strong yung possibilities regarding travel. May iba din dito na parang lilipat ng bahay bago matapos yung taon.
Meron din sa inyo dito yung ano, visa, passport, papers, documents. Or pwedeng bibili ng sasakyan, bibili ng motor, bibili ng plane ticket. Okay. Sabi na eh. Diba? So, nakikita natin dito na makakaramdam ka ng empowerment. Oh. Eto siya. Oh. Bago matapos yung taon ng 2023, makakaramdam ka ng sobra-sobrang empowerment, encouragement. And nakikita natin dito na choices, pwedeng maraming offer sa'yo. Ang nakikita ko ditong offer is long distance work, long distance relationship, basta nasa malayo siya. So, pwedeng overseas work or ano pa man. Okay. So, meron ditong mga magagandang balita tungkol sa nahang na work or sa mga nahang na mga opportunities or business na pwedeng pagkakunan ng pera. So, if ever man na matagal mo ng plano yung pag-abroad, paglilipat ng bahay, paglilipat ng trabaho, yung movement, yung progress, palagi mo siyang ano eh, palagi mo siyang dinidelay. For example, kahit yung pagkuha lang ng passport, dinidelay mo, yung pag-aasikaso ng mga papers, government documents, IDs, dinidelay mo siya. So ngayon, before the end of 2023, may good news ka, pwedeng makatanggap ka ng email, chat, call, tawag, tawag at call pa, di ba? Chat, or pwedeng yun, kwento sa'yo in person na yung choice para makahanap ka ng new job na matagal mo nang hinahang. So, ibig sabihin, ang tagal-tagal mong pinag-iisipan, yung work na to na pwedeng i-offer sa'yo ng universe is parang ano siya eh, yung pabalik-balik lang yung isip mo eh, di ba? Like for example, gusto kong pumunta ng abroad, gusto kong pumunta sa ibang bansa as OFW, di ba? Parang bigla mo may isip, ako, ma-homesick ako. So, hindi mo masyadong binibigyan siya ng focus. So, ngayon, etong kung ano man itong nahang na to na plano mo or mga kagustuhan mo, ay posibleng, diba, makuha mo na siya. Marami ditong chismis, maraming information. Busy-busy ang messenger mo sa last 2 weeks ng December. Busy-busy din ang messenger nyo, ang busy-busy. Ano pa ba, kung ikaw ay nasa probinsya, kapitbahay, chismis, parang gano'n. Oh, diba? So, isang water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, ang topic nyo. So, pwedeng may kikilala kang water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, na pag-uusapan nyo siya, or yung balita na ito na matatanggap mo is from water sign or tungkol sa water sign. Okay? Thank you, guys. Bye!